Bago magsagawa ng data updating, ito ang mga hakbang na kailangan gawin. Una, pag-aralan ang mga nilalaman ng CMS Learning Toolkit at CMS Toolbox. Ang mga ito ay naglalaman ng mga dokumento at iba pang learning materials para mas lubos mong maunawaan ang kabuuan ng proseso ng Check My School. Kasama sa CMS Toolbox ang mga forms, Check My School letterhead, communication letters, memorandum of agreement, at iba pang dokumento na maaaring mong kailanganin bilang isang volunteer ng Check My School. Laman ng CMS Toolkit ang mga gamit na kailangan para sa data updating. Ang lahat ng ito ay makikita at downloadable sa learning page ng Check My School website. Kung mayroong hindi malinaw o mayroon kang karagdagang katanungan, pwedeng magtanong sa CMS Secretariat sa pamamagitan ng text, tawag, email o fax, o di kaya sa iyong chapter coordinator o school coordinator kung mayroon sa inyong lugar. Kapag pamilyar ka na sa Learning Toolkit at Toolbox, pwede ka nang makipag-usap sa local government at local office ng DepEd. Sa inyong local government unit o LGU, pwede kang lumapit sa inyong mayor o chairperson ng Committee on Education. Sa local office ng DepEd naman, maaari kang lumapit sa Schools Division Superintendent. Kailangan mo silang puntahan sa kanilang opisina para magpakilala at magpaalam. Ginagawa ito para malaman ng local government na mayroon silang katuwang sa pagpapaganda ng serbisyong pang-edukasyon. Mahalaga rin ang hakbang na ito para makakuha ng endorsement mula sa local government bago pa tayo gumawa ng kahit anong hakbang. Ang endorsement ay isang kasulatan na hihingin mo sa local office ng DepEd na nagsasaad ng kanilang pahintulot sa pagsasagawa ng data updating sa mga paaralan na nais mong puntahan. Kung sakaling mahirapan ka sa pagkuha ng endorsement letter mula sa local DepEd, pwede kang tumawag at magpatulong sa CMS Secretariat. Tandaan! Bilang isang chapter coordinator na makikipag-usap sa local DepEd at LGU, panatilihin natin ang paggalang sa pakikipag-usap. Kapag mayroon ka ng endorsement letter mula sa local office ng DepEd, pwede ka nang makipag-usap sa pinuno ng paaralan. Maaaring ito ay ang principal o ang district supervisor. Ikaw ay magpapakilala at magpapaalam sa inyong gagawing data updating. Maaari ka na rin maghanap at maghikayat ng mga posibleng makatulong sa iyo ng mga volunteers. Halimbawa, mga miyembro ng civil society organizations, non-government organizations, pribadong sektor, simbahan, Boy Scouts, Parent-Teacher Association, o Student Council. Tandaan! Hindi mo maaaring kuning volunteer ang mga kawanin ng DepEd sa paaralan para mag-monitor. Ang iyong mga nahanap na mga volunteers ay maaari mong i-assign sa sumusunod na mga tungkuin. School coordinator, data gatherer, correspondent, encoder, at explorer. Ang isang school coordinator ang nangunguna sa pagsasagawa ng data updating. Siya ang tumutulong sa chapter coordinator na makahanap ng iba pang volunteers na tutulong sa gagawing school monitoring o data updating sa paaralan at magpapadala ng feedback. Ang data gatherer naman ang nagmo-monitor o kumukuha ng mga datos sa paaralan. Sila ang mano-manong nagbibilang at nagsusuri sa mga items na makikita sa ating data updating forms. Maaaring maging correspondent ang mga volunteers na may talento sa pagsusulat ng balita at may hilig sa paggamit ng Facebook, Twitter, o iba pang social networking sites. Sila ang tagapaghatid ng balita patungkol sa inyong mga ginagawa sa Check My School at mga naihatid na resulta ng gawaing ito. Ang isang encoder naman ang tumutulong sa pagtatala at pag-upload ng mga datos papunta sa Check My School website. Marapat piliin bilang encoder ang isang volunteer na marunong gumamit at nakakagamit ng computer at internet. Bilang explorer, sila ang tumutulong para kumuha ng Global Positioning Satellite Coordinates
o GPS coordinates ng paaralan. Maaaring gamitin ang mga Android phones o GPS gadgets para dito. Hangga't maaari, kumuha ng GPS coordinates sa may flagpole ng paaralan. Bilang isang chapter coordinator, kailangan mong kausapin, turuan, at gabayan ang iyong mga nakuhang volunteers para magawa nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Kailangan mo lang siguraduhin na ang mga volunteers ay may sapat na kaalaman para sa task na iyong ibibigay. Maaari mong gamitin ang mga learning materials na makikita sa learning page ng CMS website para sa pagtuturo. Ang huling hakbang sa before data updating stage ay ang pagsaset ng araw ng data updating. Ikaw at ang school coordinator ay kailangang makipag-usap sa school principal o sa school head para iset ang araw kung kailan gagawin ang mismong data updating. Hangga't maaari, kailangang naroroon ang school head sa araw na gagawin ang data updating. Dito, pagkakasunduan kung ano ang mga gagawin at dapat ihanda sa mismong araw ng data updating. Karaniwan ay isang araw o higit pa ang inilalaan para sa mga activities ng mismong data updating. Depende ito sa laki at dami ng gagawin at sa dami rin ng volunteers. At dahil alam nyo na kung kailan ang araw ng data updating, ihanda na rin ang mga updating forms at guides na makukuha sa CMS Toolkit. Tips para sa madaling pagpaplano ng data updating. Una, alamin muna kung gaano kalaki at ilang shifting mayroon ang paaralan para malaman kung ilang volunteers ang kailangan mong immobilize. Pangalawa, mag-assign ng volunteers sa bawat classroom. Gawin sa first period ng klase ang data updating para mas maagang makapagsimula at hindi maabutan ng paglipat ng mga mag-aaral sa ibang klase. Kailangang masabihan ang mga guro kung kailan ang data updating at kung ano ang mga i-check. Sa ganitong paraan, hindi makakaistorbo sa klase ang gagawin mong pagbibilang at masasabihan ang mga mag-aaral na pumasok at dalhin ang kanilang mga libro. Mainam din kung magsasagawa ng dry run bago ang nakatakdang data updating. Dito malalaman kung lubos bang naiintindihan ng mga volunteers, lalo na ng mga data gatherers ang kanilang gagawin. Sa kabuuan, mayroong limang kailangang gawin bago isagawa ang data updating. Una, pag-aralan ang CMS Toolkit at Toolbox. Pangalawa, makipag-coordinate sa local office ng DepEd. Pangatlo, makipag-coordinate sa school head. Pang-apat, maghanap at mag-train ng mga volunteers. At panghuli, iset ang petsa at mga gagawin sa data updating. Kung may mga problema o katanungan ka tungkol sa bahaging ito, maaari kang tumawag sa CMS Secretariat o magtanong sa inyong chapter coordinator o school coordinator.